Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magiging aktibo ang Pilipinas sa pakikibahagi sa mga international event. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pulong kasama ang Philippine delegation sa Conference of Parties. Ang iba pang detalye sa balitang yan ay hatid ni Let Narciso. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine delegation sa Conference of Parties para talakayin ang resulta ng COP28. Iniulat ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang tungkol sa improvement ng energy capacity pagsapit ng 2030, transition mula sa fossil fuels sa energy systems, pagpapabilis sa zero and low emission technologies, at pagbabawas ng emission mula sa mga sasakyan. Gayun din ang pag-adapt ng United Arab Emirates Framework for Climate Resilience pagsapit ng 2030, commitment budget para sa loss and damage funds, pagiging operational ng loss and damage katuwang ang World Bank, at ang panawagan para sa concessional at grant para sa climate change. Kasabay nito ay iprinisinta ng Kalihim ang Nationally Determined Contribution Implementation Plan 2023-2030, gayon din ang Philippine National Adaptation Plan 2023-2050. Sa pulong, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng partisipasyon sa international environmental events. Makatutulong kasi anya ito sa influential at resourceful actions sa paglaban sa climate change sa Pilipinas. Inatasan naman ng Presidente ang DENR at lahat ng kaukulang ahensya na gawing prioridad ang pagtugon sa local environmental issues. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Target ng Department of Agriculture ang mas marami pang cold storage facilities para sa mga produktong agrikultural. Ito raw ay upang mawakasan ang problema sa sobra-sobrang supply ng mga produkto sa mga pamilihan gaya ng bigas, mais at mga gulay. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Target ng Department of Agriculture na maiwasan o kung maaari ay mawakasan na ang problema sa sobra-sobrang supply ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan gaya ng bigas, mais at mga gulay. At base nga sa tinalakay ng kagawaran sa pulong nito kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangan pang makapagpatayo ng dagdag na cold storage facilities. Sa ngayon, inilaan na ang 1 bilyong pisong budget para sa pagpapatayo ng 4 na cold storage facilities sa Food Terminal Incorporated Complex sa lungsod ng Taguig. Pero ayon kay DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr., para matugunan ang problema ng bansa pagdating sa sobra-sobrang supply at mataas na presyo ng bigas at mais para sa susunod na 3 taon, kakailanganin ng 93 billion pesos para sa post-harvest facilities. Ayon sa Kalihim, sa kasalukuyan nawawala ang nasa 12% hanggang 15% ng rice production. Paliwanag pa ni Laurel, aabot sa 10 bilyong pisong halaga ng bigas at mais ang hindi masasayang o matitipid kada taon kung matutuloy ang pagkakaroon ng naturang post-harvest facilities.
Samantala, paglilinaw ng kalihim, ilang bahagi lamang ng Luzon ang sakop ng 1 bilyong pisong halaga ng mga naturang pasilidad. Kakailanganin daw ng dagdag na 5 bilyong piso para masolusyonan ang problema sa oversupply sa buong bansa pagdating ng 2025. Kaugnay nito, binigyan na ng direktiba ng Pangulo ang DA para pagtibayin ang isang data-driven information para matugunan ang problema sa oversupply. Ayon sa Pangulo, dapat daw ay may sapat na kaalaman ang mga magsasaka para malimitahan lamang ang mga agricultural produce para maiwasan na anya ang mga hindi nabebenta, nabubulok o pinamimigay lamang ng mga produkto. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga incentives para sa mga para-athletes na nag-uwi ng mga medalya sa ginanap na 4th Asian Para Games sa China. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng 13.45 milyong pisong insentibo ang mga Pilipinong nakasungkit ng medalya sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial awarding sa Malacanang na itinaon din sa 34th na anibersaryo ng Philippine Sports Commission. Ayon sa Presidential Communications Office, 1 milyong piso ang natanggap na cash incentive ng mga gold medalist, 500,000 piso naman para sa silver medalist at 200,000 piso para sa bronze medalist. Nagmula ang 13.45 milyong pisong insentibo sa Office of the President bukod pa sa 19.5 milyong pisong monetary rewards na natanggap ng mga atleta sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Matatanda ang nag-uwi ang para-athletes ng 19 na medalya sa Pilipinas. 10 rito ang ginto, 4 ang pilak at 5 ang tanso at nagtapos bilang pang-siyam sa 44 na bansang naglaban-laban. Sa pahayag ng Pangulo, hinangaan ito ang mga para-athletes na nag-uwi ng karangalan sa bansa at sa kabila ng kanilang kondisyon ay naipakita pa rin nila ang kanilang husay at nakapag-uwi pa nga ng mga medalya. Planong doblehin ng DICT ang bilang ng mga free Wi-Fi sites sa Pilipinas. Itroway kasunod ng layunin nilang mapalawak ang connectivity at magamit ng publiko lalo na sa mga government-related transactions online na mas mapadali ang access dito. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na doblehin ang bilang ng mga free Wi-Fi sites sa bansa ngayong taon sa ilalim yan ng Broadband ng Masa program na may layong mapalawig ang internet connectivity sa Pilipinas. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., ito ay partikular na bilang suporta sa implementasyon ng ELGU o Electronic Local Government Unit System ng Department of the Interior and Local Government. Ito ay isang libreng mobile application mula DICT na nagsasama-sama na ng mga serbisyo ng gobyerno online tulad ng business permit licensing, community tax, local civil registry at iba pa na magagamit ng mga Pilipino kahit nasa bahay lang. Iyo po ay hindi lang mag-streamline ng process, ay para pwede mo nang gawin yung process, yung mag-avail ng LGU services kahit nasa bahay ka na lang. So hindi kinakailangan ng pumila pa, no? So in the past, kailangan mo mag-absent sa trabaho, pipila ka sa city hall, municipal hall, ngayon kahit nasa bahay ka na lang. Dagdag pa ni Almirol, nakapaloob rin daw ang nasabing app sa inilunsad ring e-governance super app upang mas mapadali ang government-related transactions kahit ang pagkuha ng national IDs ay maaari rin. Parte rin daw ito ng pagtutulungan ng DICT, DALG at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa nabuong ELGU system. Sa kasalukuyan, mayroon ng 799 na LGUs ang nakagamit na ng ELGU system sa pagproseso ng business permits at iba pa. Mayroon namang higit 900,000 na download sa buong bansa ang e-gov super app as of December 2023. Tumanggap ng bagong CT scanner ang Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center mula sa donasyon ng bilyonaryong si Ramon Ang. Ayon kay Ang, layon talaga nito na makatulong sa ospital sa advokasya nitong kalidad na serbisyong medikal. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Malaki ang pasasalamat ni Quezon Governor Helen Tan sa donasyon ng bilyonaryong si Ramon Ang, presidente at CEO ng San Miguel Corporation, sa ipinagkaloob nitong bagong computerized tomography o CT scanner sa Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center.
Ang bagong Fujifilm Superia 128 Slice Computerized Tomography CT Scanner ay ginagamit para malaman kung ang pasyente ay may cancer, sakit sa puso, sakit sa baga, stroke at iba pa. Sinabi ni Tan na malaking tulong ito sa bawat pasyenteng nangangailangan ng ganitong pagsusuri dahil higit na mabilis ang proseso, mas detalyado at malinaw ang images at mas mababa ang radiation exposure. Ayon kay Governor Tan, labis ang pasasalamat niya sa ipinagkaloob ng CT scan dahil mas maisasakatuparan niya ang advokasiya na maayos at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa kanyang mga kababayan. Bukod sa CT scanner, sinabi ni Governor Helen na nagkaloob din ng SMC ng mammogram machine para sa maagang detection ng breast cancer sa mga kababaihan. Ayon naman kay Ramon Ang, handa itong tumulong sa pamahalaang panalawigan ng Quezon upang maisakatuparan ang adikain itong mabigyan ng dekalidad na healthcare ang nasasakupan at sa kaunlaran. Binuksan na sa mga mag-aral ng lokal na pamahala ng Maynila ang pinakabagong gawa na state-of-the-art public school sa Tondo. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Na-turnover na at binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga opisyal at guro ang bagong state-of-the-art 10-story Rosauro Almario Elementary School building sa Tondo, Manila. Pinangunahan ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan ang inaugurasyon ng gusaling may 227 air-conditioned classrooms at 12 air-conditioned offices. Naglibot din ang alkalde kasama si former Manila Mayor Isko Moreno at Manila First District Representative Jonix Dionisio sa fully furnished building na may bagong chairs at tables na gawa sa plastic at aluminum. Ang bawat classroom ay may sarili ring private toilets at air conditioned. Inabot ng mahigit 2 taon ang konstruksyon ng school building na nahinto bunsod ng pandemya. Ang nasabing proyekto ay pinasimulan ni Moreno noong ito pang alkalde ng lungsod ng Maynila na nangarap na magtayo ng public school building na kahalintulad ng private schools. Pinasalamatan din Isko si Lacuna at ang mga sumuporta at tumulong sa proyekto para ito ay maisakatuparan. Bumaba ang bilang ng mga dengue cases sa bansa sa gitna ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pagtataya ng Department of Health, buwan pa lamang ng Disyembre ay nakitaan na ng higit 1,000 pagbaba sa bilang ng mga naitalang bagong kaso. Ang iba pang detalye sa report ni Kyle Bulyas. Bumaba ang bilang ng mga naitatalang bagong kaso ng dengue sa bansa sa buwan ng Enero sa kabila ng nararanasang El Nino. Ayon sa datos ng Department of Health, buwan pa lamang ng Disyembre, nagkaroon na ng pagbaba sa dengue cases ng bansa. Mula sa 8,629 cases noong December 3 hanggang 16, bumaba ito sa 7,274 cases noong December 17 hanggang 31. Sa unang linggo naman ng Enero, bumaba pa ito sa 5,572 dengue cases. Paglilinaw naman ng ahensya, posible pang magbago ang bilang nito dahil sa mga late consultation at report. Una rito, nagbabala na si Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko tungkol sa mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Bagamat karaniwang tumataas ang dengue cases sa bansa tuwing tag-ulan, posible pa rin tumaas ito ngayong tag-init dahil marami-an niya ang nag-iimbak ng tubig. Paalala ng ahensya, tiyaking natatakpan ng mga inimbak na tubig para hindi ito pamugaran ng lamok. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umarangkada na at maaari nang ma-enjoy ng mga local and foreign tourists ang mga masasarap na Ilonggo cuisine sa pagsisimula ng Dinagyang 2024 Food Festival. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Aynie Grace Bravo. Matitikman na ang iba't ibang masasarap na Ilonggo cuisine sa pagsimula ng Dinagyang 2024 Food Festival sa Iloilo City. Ayon kay Executive Assistant Jay Tranias na chairman ng Dinagyang Food Festival, complete experience ang mararanasan ng mga lokal at foreign tourists na pupunta sa food festival areas at siguradong mabubusog sila sa mga pagkaing ihahanda katulad ng sikat na lapas bachoy, pansit molo, chicken inasal, chicken binakol, KBL, seafoods at marami pa. Hindi bababa sa 1,000 kiosko ang sumali sa food festival. Maliban sa downtown area, may food festival rin sa Mega World Business Center para naman sa mga hindi makakapunta sa city proper.
May area rin na inihanda para sa mga produkto mula sa iba't ibang bayan sa Iloilo Province, kaya para na rin nakapunta sa mga tourist destination sa probinsya ang mga bisita. Ang food festival ay mula Enero 25 hanggang 28. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Korean star Kim Sun-ho, balik Pinas na sa Abril. At Lee Min-ho, Jisoo ng Blackpink, An Yeosop, ang mga bibida naman sa film adaptation na isang web novel. Ang iba pang detalye alamin sa report ng ating showbiz angel. Muling masisilayan ng Pinoy fans ang Korean actor na si Kim Sun-ho. Si Chief Hong ng hit K-drama Hometown Cha-Cha-Cha babalik sa bansa para sa kanyang colorful Asia tour na gaganapin sa April 13 sa Mall of Asia Arena batay sa anunsyo ng Make It Live Asia. Huling nasa Pinas ang binansagang The Good Boy noong December para sa Asia Artist Awards, kung saan nasungkit ito ang Asia Celebrity Award. Maliban sa Hometown Cha-Cha-Cha startup, napanood din si Sun-ho sa ilan pang K-dramas gaya ng Welcome to Waikiki, You Drive Me Crazy at Two Cops. Last year, bumida rin ito sa action thriller film na The Child, kung saan pinabilib nito ang fans sa ilang binitawang linya sa wikang Filipino. Samantala, sa iba pang balita, magsasama-sama ang Korean stars si sina Lee Min-ho, An Hyo-sup at Jisoo ng K-pop supergroup Blackpink para sa film adaptation ng web novel na Omniscient Reader's Viewpoint. Sa ilang pictures na ibinahagi ng Lotte Entertainment, makikita ang ilang behind the scenes nang sumalang sa isang script reading ang star-studded cast. Kabilang din sa natulang pelikula sina Che Soo-bin, Shin Sung-ho, Nana at Park Ho-san. Sa report ng Simpy, nagsimula ang shooting ng naturang pelikula noong December. Ang Omniscient Reader's Viewpoint ay tungkol kay Doc Jai, isang office worker, na biglang nabago ang buhay nang magkatotoo ang kanyang paboritong nobela. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang target na pagdoble ng DICT sa mga free wifi sites sa Pilipinas na mapakikinabangan ng publiko, lalo na isa ito sa mga suliran ni ng bansa sa kakulangan ng internet connectivity. Malaking tulong din ang hakbang na ito dahil isa sa pinaka-focus nito ay ang mga serbisyo o transaksyon ng pamahalaan na maaaring ma-access natin online. Dahil mas maraming mga free wifi sites, makatutulong ito na mas mapadali ang mga access natin sa mga app na maaaring gamitin sa mga government-related transactions sa buong bansa. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence. Catalyst of truth. Leaders of service. We deliver news that matter. Stories that connect. Contents that engage. A witness to history making this 2024. We our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels, more than radio.